nahirapan akong paliwanag dito. So, ayan siya guys, magwa 1M views na yung ating video about doon sa senior kong TikTok studio. Noong una talaga, hindi ko rin alam guys kung bakit may dollars ako doon. Oo. Pero ngayon, naintindihan ko na. Pero pinaliwanag ko naman yan doon sa live ko. Kaso lang, konti lang yung nanood, kaya walang masyadong nakakaalam. So, ito ngayon siya guys, naway mapanood nyo rin ulit. Ano? Noong una po talaga, ang akala ko, yung mga dollars dyan na nasa TikTok studio ko, kagaya na lang nito, ayan. Yung mga dollars dito, ayan, yung dollars na yan. Yan, yung dollars na yan, ang akala ko mula yan doon sa aking mga views sa video. Ang akala ko din talaga na pwede na tayong kumita, pero hindi pa applicable guys. Ang akala ko din talaga na kita ko yon mula doon sa TikTok videos ko. Yes, oo, kita ko talaga yun mula doon sa mga TikTok videos ko. Kasi yung mga videos ko po ay may yellow basket. May yellow basketers ako. So, may kinikita po talaga ako. So, ngayon siya guys, kapag meron tayong TikTok studio, ito po ay control ng mga videos natin, ng mga kita natin, doon sa mismong official TikTok account natin. Ang TikTok studio yun po ay doon lang natin mamomonitor yung mga videos natin, yung mga comment natin at yung kinikita natin. Kumikita po talaga tayo at makikita nyo po talaga ang converted dollars dito sa TikTok studio kapag kayo ay TikTok affiliate, kapag kayo may TikTok, kapag kayo TikTok live streamers, ayan, syempre kumikita talaga kayo doon sa mga gift, doon sa mga subscription, or doon sa mga series nyo, doon nyo makikita sa TikTok studio, converted po siya sa dollars pa siya doon. Pero kapag dito sa TikTok natin mismo, ay peso na siya, diba? Sa withdrawal natin, ayan, katulad nito, peso na siya. Pero pag doon kayo sa TikTok studio, dollars po siya. So kaya, marami po talagang naakit dito sa dollars na yan. Hindi ko naman maintindihan kung bakit pagdating sa dollars talaga, maraming mga ganern, di ba? Kagaya na lang nito guys, o ako kasi kumikita din ako dito. Ayan, sa Ecomovie ko po yan. At kumikita din ako dito. Dollars naman yan guys, ayan. Pero sa YT channel ko naman yan. At hindi ko pa may papakita sa inyo yung sa kinikita ko sa Facebook. Kasi wala, huwag na muna yun. So ayan siya guys, kapag dollars talaga ang pinag-uusapan. Kasi ang dami-dami po ngayong umaano sa akin ngayon kung paano, tulungan niyo ako, gusto ko rin kumita, gusto kong kumita sa TikTok studio, kung paano ba yan. Daming mga nagme-message sa akin kung paano ba kumita sa TikTok studio. TikTok studio po, yan po ay control ng ating TikTok mismo, TikTok account mismo. Kasi kung kumikita po sa TikTok app mo mismo, ay doon mo makikita at makukontrol sa iyong TikTok studio app. So, ayan siya guys. Kapag katulad ko kasi, kumikita talaga ako dito sa TikTok dahil affiliate nga po ako guys. Kaya meron, kaya pala ganoon siya dito, doon sa TikTok studio ay converted pa siya sa ano, sa dollars pa siya guys. Pero pag dito mismo sa account natin sa TikTok ay peso na po siya. Kaso lang, ang mga tao kasi kapag pinag-uusapan ay dollars, ay talagang maaakit at maakit mo sila. Kaya pala maraming nai-scam talaga. Ano? Kasi guys, kapag dollars talagang ipinapakita mo sa mga tao, yun, ganun. Yun pong dollars na yun. Yung dollars na po ito. Ang ibig sabihin po pala nito, nung una hindi ko rin alam, ang ibig sabihin po pala nito ay, ano po siya, yun po yung kinita ko sa TikTok at pagiging affiliate ko, guys. Kumikita po talaga tayo dito sa TikTok. Basta, alamin natin kung paano kumita. Okay? Pwede tayong kumita sa pagla-live. Kasi may magbibigay sa inyo ng gift. Pwede tayong kumita sa subscription kapag may nag-subscribe sa inyo dahil wow, ang galing nyo mag-host sa live. Yung ganun. Tapos, pwede tayong kumita bilang affiliate, guys. Alam ko naman na marami talagang mga tao ngayon na gustong kumita at dahil mahirap nga po ang buhay, diba? Alam ko yun sa sarili ko na mahirap talaga ang buhay dahil ako, talagang survivor ako, guys. Sasabihin kong survivor ako. Or baka nabibilong pa nga ako sa
Struggler. Ayan. Kasi tatlo lang, tatlo po sa pag ano, sa dito sa mundo, tatlo po ang klase ng tao. Struggler, survivor, at thrivers. Ngayon, thrivers po yung mga mayayaman na po talaga, parang si Atong Ang. Ayun. Yung kahit matulog siya, may kinikita. Pero tayo, kasama pa po ata ako sa struggler kasi kaya hindi ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho kasi hindi ako makakain. Pero kapag survivor ka, yun po yung nagbabakasyon ng isang linggo pero kailangan bumalik sa pagtatrabaho ulit kasi kailangan. So, ayun po yun. Saan ko ba natutunan yun? Kasi nanonood po ako ng mga ganyan. Ano ba yun? Basta, kailangan mo lang talaga magsikap, kailangan yung gumawa ng paraan, kailangan nyong humanap ng paraan, at manood po kayo sa mga videos na meron kayong matututunan kung paano mag-survive sa mundong ito. Bye!